Okay, gaya na sinabi namin sa inyo kanina, ay ito na, kasama natin si Doc Louie Guiterrez. Hello, good morning po. Good morning po. At maganda, Doc, itong ating pag-uusapan tungkol sa goiter. Tama po yan. Bakit ba nagkakagoiter sa tao in the first place? Oo. Well, ang goiter ay ito ay problema, no, or pathology dito sa ating thyroid gland, no? Ito nga matatagpuan dito sa bahagi ng ating leeg. At kapag may problema dito sa mga hormones, ng mga thyroid hormones, yung tinatawag, eh unti-unti itong lumalaki at nagko-cause ng mga simptomas. Oh, I see. Ano yung symptoms? Okay, iba-iba yung mga symptoms, ha? Oo, symptoms, okay? Mga symptoms na ito ay maaaring, dami kasing klase ng problema sa thyroid gland. Magsimula tayo sa hypothyroidism. Okay? Kapag hypo, ibig sabihin mga thyroid hormones ay mababa, no? So, ang nangyayari dyan, ang mga simptomas dito, ang balat ay natutuyo. Dry. Okay? Oo. Medyo nananaba ang pasyente. Okay? Ang kanilang pananalita ay medyo hoarse, no? Medyo parang mamaos. Ganyan. O, tas para sila nanghihina. Easy fatigability. Paano ba yun? Walang sigla. Walang energy. No? Walang energy. Kung pag-uusapan naman natin ay yung hyperthyroid, ito naman mga pasyente na to ay nagpapamalas ng yung lagi sila nainitan, no? Tapos gusto, may ginagawa palagi. Sobrang okay? Energy sobrang, naman. O parang gano'n, no? Hyperactive sila. Tapos nangangayayat. So, kabaligtaran naman. Kabaligtaran, oo. Oh, tapos, yun nga, minsan nagkakaroon din siya ng unti-unting pagluwa ng mata, no? Yung tinatawag na bridge of ophthalmopathy. Oh, parang nag-bulge yung eyes. Tama. Dok, bakit yung... yung iba nating mga abay, may goiter daw sila, pero sa loob. Yung sinasabi nila ganun, okay. Sa loob ang... Sa loob yung goiter? Oo. Well, actually, lahat ng tinatawag na thyroid problem, mga goiter, eh, nasa loob. Sa loob. Yung hindi, hindi lumalabas. Oh, kasi yung mga ganong klaseng bukol ay maliliit pa lamang. Kapag ito ay nagpamalas ng... oversize, no, ng paglaki ng bukol, eh ito po ay magiging kita na kahit malayo pa lang, no? So ito ay nagdudulot, ito nagdudulot ngayon ng maaring pagbabara sa leeg, no? Maapektuhan ng iyong paglunok at saka paghinga. Maari din naman ito magdulot ng parang cosmetic problem kasi malayo pa lang, eh kita na natin. Sige, paano yan, Doc? Paano nadadiagnose? Paano nalalaman? Paano nakikita na meron? Okay. Meron usually problema? Kasi kapag maliliit lang yung bukol, di ba, hindi naman natin alam kasi asymptomatic naman ito. Ah, okay. Pero usually mga pasyente natin ilumalapit sa atin o nagpapasuri, kapag kitang-kita na ito, ayun, may nakakapa sila. Okay? So, paano ba natin ito nadadiagnose sa examen? No? Siyempre, through by manual palpation, no, kinakapa natin yung leeg ng pasyente, malalaman natin kung saan ang lokasyon ng bukol. Maliban dito, kung talagang nalaman natin na talaga may bukol na, maaari tayo magpagawa ng tinatawag na thyroid ultrasound, no, para makita natin kung ito ay solid o cystic. No? Ibig sabihin nito, ito ba ay cystic na may lamang tubig sa loob or solid yung talagang matigas. Oo, makikita rin natin doon kung marami ba sila o solitary, isa lang. Okay? Kapag tapos nito, may iba, di ba, tinutusok pa. Biopsy. Yan, tinatawag na biopsy, fine needle aspiration biopsy. Sapagkat para malaman natin kung itong mga bukol na to ay benign or malignant. Dok, pwedeng sagutin na agad natin to. Sabi ni Rosaline Parungaw, gusto ko pong malaman yung worst scenario kung di ipapagamot ang goiter. Kung di ipapagamot ang goiter, okay. Kung di ipapagamot ang goiter, ito ay maaaring tuluyan lumaki. Okay? May mga kaso tayo na ganyan na nagko-cause ka ng pagbabara sa lalamunan at mahirap na sa lumunok o huminga. Minsan magdudulot din ito ng pagbabago ng boses, no? Dahil maaring maipit o ma-injure yung tinatawag na recurrent laryngeal nerve. Wala nang pwedeng pagka-komplikasyon. Wala naman. Iba pang komplikasyon. Well, kung sa mga thyroid hormonal problem, no, maaari ito mag-cause ng problema sa sa puso at saka sa ibang parte ng katawan. Internal organs. Mga ibang systems. Ito pa. Sabi naman niya dito, si Elena Acido, excuse me, pakitalakay naman, ask niyo naman kay Doc yung tungkol sa multinodular goiter. Okay, ang multinodular goiter naman,
ito nga ay isang bukol na kung saan marami pang bukol-bukol. Bukol na marami pa siyang bukol-bukol. Kasi kumbaga yung thyroid gland, di ba, isang parte nga ng thyroid. Kasi itong thyroid gland para siyang paru-paro eh, no? Para siyang butterfly. Meron siyang dalawang wings, yung right at saka left. Mm-hmm. Tapos meron tong parang isthmus, no? Yung gitna niya. So, yung maaring may lumaki doon, yung right lobe, left lobe, okay, yung isthmus. Tapos magkakaroon pa ito ng mga bukol-bukol. Mm-hmm. Okay? So, marami. Maraming bukol, no? So, ito ay kailangan i-biopsy para nga malaman natin kung ito ay masamang bukol or benign na bukol. Ayan. Mami Claire, may question. Yes po. Sabi niya, Dok, nagkaroon ng goiter ang ate ko after na manganak siya. Pwede po bang makuha ang goiter sa sobrang pag-iri sa panganganak? From Dora ng MRT3. Oh, and usually, ito yung mga sinasabi ng mga nakakatanda sa atin, no? Dahil sa sobra daw pag-iri, yung pressure daw, lumaki tuloy yung goiter. Actually, hindi ganoon. Nagkakaroon kasi tayo kapag nanganganak kasi, no? Clear? Kapag nanganganak, nagkakaroon tayo ng mga changes sa ating hormones. Okay. Ito yung nagdudulot ngayon ng paglaki nung ating thyroid gland. At hindi yung pressure. Hindi yung pag-ire. Okay, yun po pala yun. So, napag-uusapan na po natin yung tungkol dyan. Ano po, Dok, yung mga pagkain na maaaring iwasan para magkaroon ng goiter? Okay, may tinatawag na mga goiter genes na pagkain, no? Tulad mga soybeans, no? Ito yung nagdudulot din ng problema sa production ng thyroid hormones. Well, kapag kunwari kulang din tayo sa iodine, no? Mm-hmm. Kaya nga meron tayong mga iodine deficiency. Mm-hmm. Kasi ito'y tumutulong sa pagbuo, no, nitong mga tinatawag na thyroid hormones at mapanatiling in euthyroid state ang ating katawan, no? So kapag ito ay mababa, maari magkaroon ng problema sa pag-produce mga thyroid hormones. Sabi niya dito, kung namamana raw ba ang goiter? Tama. May mga pagkakataon din na namamana ang goiter. Tulad ng ating kasama si Claire dito dahil ang kanyang mami ko kasi na-operasyon ng goiter. So, at high risk siya, no? Ang mga high risk kasi na patients ay itong mga kababaihan. Usually, ang goiter, makikita sa mga kababaihan, no? Ang ratio nga natin dyan, mga 5:1. Compared sa lalaki. Sa age bracket, usually, yung matatanda, no? Habang tumatanda, nagiging high risk tayo sa mga problema sa ating thyroid gland, no? Siyempre, mas tumatanda pa, mas tumataas din yung risk ng cancer, no? Ng malignancy. Kaya kunwari, lalaki, tapos matanda, tapos may bukol sa leeg, kailangan magpasuri agad. Okay? Ngayon, ang mga pagbubuntis tulad ng ating sinabi kanina, maari din magkaroon. At yung mga na-expose sa radiation, okay? Maari rin silang magkaroon ng tinatawag na thyroid problems. So, anong pwede nating may advice sa ating mga kataong bahay to? Oo. Very common na nakikita rin natin itong mga problema sa ating leeg. Isa na nga dito yung tinatawag na thyroid problem o itong goiter. Mm-hmm. Sa Tagalog, ebosyo. Kapag po tayo ay mayroong ganitong uri ng karamdaman, tayo po ay agad na magpasuri sa ating mga espesyalistang doktor para masuri po itong mabuti at magamot ng maayos. Ito, Julie, natanong ko na siya kanina nung tayo offer, pero para dun sa benefit po ng mga tagapanood natin, tulad nga kasi sa mami ko na na-operahan na siya ng goiter, meron bang possibility na kahit na-operahan ka na, magkaroon ka ulit ng goiter? Okay, usually kapag natanggal na natin, hindi na ito babalik, no? Not unless, kunwari, isang lobe lang, maaaring maapektuhan din yung kabila at a later time, no? Kapag ito ay nagkaroon din ng problema. Pero kapag pinag-uusapan natin ay mga malignant lesions, no? Malignant mga bukol, may possibility, no? Kapag hindi natanggal lahat, maaari itong bumalik at kailangan nating tanggalin ng buo. At ito ang sinasabi ng ating mga abay habang nakikinig sa atin, Dok, ayokong magka-goiter. Anong gagawin ko? Dok, please help. Sino ba naman ang may gusto mong ka-goiter? Ano po ang pwede niyong anong huwag kainin? Anong dapat kainin? Well, tulad nga ng sinabi natin kanina, syempre, dapat tignan natin palagi ang ating mga kinakain. Diet, oo. Yung mga, may mga iodine nga, no? Yes. Dapat meron tayong normal na level ito sa ating katawan. Mm-hmm. At may mga gamot din, ano? Tulad ng mga lithium, amiodarone. Na ginagamit sa ibang sakit na maaaring magdulot ng mga paglaki ng mga bukol na ito sa ating leeg. Ayun. Mm-hmm.
yun. So kung palagay nila, pare, may goiter ako, magpatingin agad sa inyo. Opo, kapag may buhol, talagang wag na natin itong napalakita ipalumaki. Actually, siguro doon ka maganda doon. Makita mo pala yung sintomas. Huwag mo na antayin na meron na lumalabas o may nangangapal ng parang buhol, may nakakapanan. Yung symptoms pala na nabanggit siguro ni Doc kanina. Pag napapansin natin na parang yung mga checklist, parang meron ako ng mga ganun, pa-check na agad. Well, oo, malalaman mo naman kung may kakaiba sa iyong katawan. Kapag naramdaman mo na yun, talaga naman kailang magpasuri na tayo. At bilang panghuli, sabi niya dito, lumalaki po ang leeg ng 8 years old kong anak na lalaki. Lalo na kapag nagsasalita si Nori ng Palawan. Kapag nagsasalita, lumalaki raw ang leeg. Eh, maraming bukol sa leeg, ano? Maaring ito ay laryngosil, no? Kapag nag-exert tayo ng effort ay maaring lumaki, no, through pressure. Maari ding itong ibang klaseng bukol, kailangan makita natin, masuring mabuti, no, may mga diagnostic ka dyan. Pa-check. Meron din nga pala mga bukol, no, na nakikita sa dulo ng dila, sa base of tongue. Ito yung mga tinatawag na thyroid o lingual thyroid, no, thyroglossal ductus. Ito naman yung mga thyroid tissues na hindi bumaba, no, na hindi nag-mature. Kaya naiiwan siya doon sa lugar na yon. Ito ay maaari din mag-cause ng problema sa pananalita, paglunok, paghinga. Kaya ito ay tino-operahan din. Kailangan tanggalin. Lingual thyroid yan. And just in case ng ating mga abay, baka gusto mong tanong pa sa inyo, Doc, eh. Pwede bang malaman ang clinic nyo? Baka meron kayong fanpage na rin o ano to? Wala tayong fanpage. Makikita nyo po ako sa Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines at East Avenue Medical Center. Maaari nyo po ako makontakt sa number na 0917-834-9411. 0917-834-9411. Sumasagot kayo, Doc. Sumasagot tayo dyan. Ayan, oo. Kaya, i-text nyo na lang si Doc. Doc, maraming salamat. Oo, binabati natin ang mga kasamahan natin dyan sa East Avenue Medical Center. Sila yung naka-tune in sa atin ngayon. Ayan. Uy, sa inyo, ha. Maraming salamat. Hello po. Hello. Ayan. Thanks again, Doc. Yeah, Thank you, anytime. Yes, so, susunod ulit. So, Wednesday ulit. Okay. Bye-bye. Marami tayo natutunan tungkol sa goiter. Ang sabi nga natin sa kanila, itatala nila lagi. Sa pagbabalik ng... correct. Sa pagbabalik ng Taumbahay, si Executive Director Luning Ning Samarita Domingo ng National Academy of Science and Technology ang makakasama natin. Diyan lang kayo, mga bay, at ito ang Taumbahay!